Hello po, sa channel ko po. Kaya, kamusta na po kayo mga friends? Welcome ulit sa aking channel. Disclaimer lang po, hindi po ako professional na nagtuturo. Sinishare ko lang po yung paggamit ko po ng stamp po sa inyo. At sana magustuhan po ninyo. So, start na po tayo. Ito po yung stamp plate. So, may napili po ako na pipili po tayo ng maganda. Sabihin po natin ito, take a break. Yan, take a break. So, kundi ito na lang po. Ice cream. Ano natin maganda? Take a break na lang po. So, gagamit tayo ng polish para sa stamp plate. Para sa design na gusto natin. Okay. Tapos, slide po, gagamit po tayo ng card. Yan. Tapos po, ito, gamit tayo ng silicone. Ayan. Pag nakita nyo po na medyo may sumama na iba doon sa pag, ano natin, ang gagawin lang po natin, kuha tayo ng tape. Scotch tape ka o ano. Didikit po natin ng ito para matanggal po siya. Yan. So, ganun lang po yan pag may sumama na iba. Tapos, didikit po natin siya dito. Saan nyo po gusto? Okay, dyan. Ayan. Okay. Yan lang po ang paggamit po niyan. Diba? Yan na po siya. Tapos, ilagay na po natin siya ng top coat. Kailangan pa naglagay po kayo ng top coat, isi-shield po nyo dito para hindi siya pasukin ng tubig. Hindi po siya kaagad matanggal. And then, i-ano po natin siya, UV light. Yan na po. Ganun lang po siya kadali. Ang paglalagay po lang po kasi nito at tapos ang paglalagay kasi po nito pag nilagyan nyo po ng polish na to para sa stamp plate lalagyan nyo po siya lahat nito yan, kung ano yung design na gusto nyo kunwari, ito po burahin po natin at saka yung pagbubura po gamamit po tayo ng pwede rin naman po na remove alcohol o pwede rin naman po na cleanser pwede rin naman po na ano removal gel so ganyan lang po yan nilinis nyo, kailan tuyo na po siya bago nyo magamit kunwari, eto po summer lab yan, summer lab ganyan lang po yan yan. Lagyan niyo po siya lahat. Yan. Tsaka pag gamit niyo po ng card, kailangan po ay hindi po madiin. Kasi pag madiin po, hindi rin po siya kakapit. So, igaganyan niyo lang po siya. Slide niyo, hindi madiin. Tama lang po. Yan. Then, ito po, silicone. Yan. Kailangan magaan yung kamay niyo. Para huwag niyo ididiin. Kasi pag diniin niyo po yan, hindi po siya didikit. So, ayan na po. So, may nakita naman po kayong ito, sobra. So, ganyan. Gaganyan ninyo lang yan po siya. Gumamit po kayo ng scotch tape. Ayan. Para malinis po yung paligid ng second. Ayan na po siya. Ayan. Kagaya po niyan, medyo nagamit na po natin kanina. So, gagawin nilinisin po natin yan siya. Linisin. Kailangan tuyo po siya. Ayan. Tapos patuyo. Anahan po natin ang tuyo. Ayan. Yung tuyo.
Ganun lang po yan siya. Ayan. Kunwari, naminapili na po kayo, ito. Itong isa. Ito. Dito, try po natin, ha? Yan lang po yan. O, kundi ito na lang po para mas maganda. Yan. Itong isa na to. Pineapple. Yan, lagi nyo po yan siya. Yan. Pero kahit anong kulay po ng polish po ang gusto nyo ilagay para ano, depende po sa base po ng na dyan ang ilagay nyo po sa kuko, kung ano yung pwede nyo pong ipa-partner o nababagay doon sa base ng kuko na nilagay yung kulay. And then, pagkatapos po nyan, ganito lang po yan. Yan. And then, gamitan po natin siya ng silicone. Ayan po. Ayan, yung pineapple. Ayan po. So, meron po, may nagsusobra-sobra po na ano, gagamitan po natin siya ng tape para malinis. Ayan. So, ganun lang po yan siya. Thank you po. Sana next time po, makita-kita lang ulit tayo sa susunod na video ko po. Sana magustuhan nyo. Ito na po yung ginawa ko sa kamay, sa kuko ko po. Ayan. Thank you. Tapos lalagyan po natin siya ng oil treatment. Ayan. Thank you po. Next time ulit po. Kita-kita tayo mga friends. Sana magustuhan nyo. Bye-bye.